Hello everyone, welcome again to this channel. This is Biyahing Biyaya. Nandito naman tayo ngayon sa napakagandang lugar ng Sorsogon Province. And pagkakataon muli na makapag-share po ng makapangyarihang salita ng Diyos sa tuwing napapakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Hindi po ito na dating lang sa atin na walang ginagawa, palagi pong meron. Kaya nga po hindi po sayang na tayo po ay nag-spend ng time natin para ho makinig lang at manood ng mga salita ng Diyos. And today, dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, Talatang 1, sabi po dito, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." Ito po ay sa New King James Version. Sa NIV po, sa New International Version, ganito po ang sinasabi, "Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus." Period. So, si Apostle Paul po, ginamit po siya by the Spirit of God, nagsulat po sa mga taga-Roma, sa Kristiyano doon, na kung saan message din po sa atin ngayon, pinapahalagahan po dito yung word na condemnation, na tayo po ay wala na sa condemnation. Bakit po? Kasi yung condemnation po, ito yung malaki pong factor para ho magkaroon tayo ng sakit at karamdaman sa ating physical body. So yung pinag-uusapan po natin ngayon is about health and healing. Iba po yung health sa healing. Yung healing po, alam naman po natin, kasi meron kang sakit, kaya kailangan mong gumaling. Pero yung health, ito po yung meron tayo, wala tayong sakit at karamdaman. And you know what? The Lord wants us to live in health. Okay? Kung ikaw man po ay may sakit, the Lord can heal you and He will heal you. Kalooban ng Diyos na gumaling ka. At kalooban ng Diyos po na tayo po ay lumalakad sa kagalingan, walang sakit at karamdaman. Ito po yung kalooban ng Diyos sa atin. Health and wholeness. Wala po tayong sakit at karamdaman sa mundong ito. And we spend a long life, yung mahabang buhay sa mundong ito para ho ma-enjoy po natin ang benefits ng finished work ng Panginoon. So important na alam natin ito, na isa ito sa bagay na pinagsakripisyuhan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po niya binigay sa atin yung salvation sa kaluluwa natin, sa tiyak na kapahamakan, bagkus ang salvation po naka-incorporate doon yung pong kalusugan ng bawat isa, yung kalusugan ng ating physical na katawan. Kaya nga po, gusto ni Lord na huwag tayong mamuhay sa condemnation, kasi pag condemn ka, sabi po ng mga doktor at karamihan ng mga mag-aaral, mga scientists, na halos 80 to 85% ng physical sickness ng tao galing po doon sa stress. Ano po? And stress po, yung pinakaugat niya is actually condemnation. So pag condemn ka, magkakaroon ka ng guilt sa iyong buhay, magkakaroon ka ng takot, at yung mga bagay na yun ay nagdudulot sa iyo ng stress sa iyong physical body. And that stress will bring sakit at karamdaman sa iyong physical body. That's why, yan po yung sinasabi ng Panginoon dito, na wala na po tayo sa condemnation. Sabi sa Romans 8, "To those who are in Christ, we are not anymore condemned." So paniwalaan natin ang sinasabi ng Scripture, ng salita ng Diyos, na hindi na tayo condemned sa harapan ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng Diyos. We are the sons and daughters of God. We are in the Beloved. At yung Diyos po ay ama natin. Tayo po ang kanyang anak. At dagdagan ko lang po dito sa Isaiah 53 verse 4 and the following to 5, "Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken," yung tinutukoy dito si Jesus, "smitten by God and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed." So makikita natin dito yung pinag-dusahan ng Panginoon, hindi lang po yung atin pong mga
kasalanan, bagkus pati ho yung mga sakit at karamdaman natin. By His stripes, hindi lang po diretso namatay ang Panginoon, bagkus dumaan siya sa mga, sabi nga, yung linatigo yung kanya pong katawan, nagkasugat-sugat, at sa sobra pong sugat, ang description ng Bible ay inararo ang kanyang physical body. And that is for our health sa ating physical body. Para mabuhay tayo ng malusog at malakas sa mundong ito. No, sabi sa 1 Peter chapter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness. By his stripes you were healed. So meron po dito ang righteousness. Pag ikaw po ay righteous at alam mo na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, you are not anymore condemned. Wala na ka na po sa condemnation. And then comes your physical health. You are perfectly healthy because of what Jesus did on the cross. So ito yung pagkakaiba ng healing and health. Okay, kung ikaw po ay may sakit, God will heal you. And God wants you na lumakad ka sa kalusugan sa mundong ito. At lahat ng yan ay nandun po sa Panginoon. So mabuhay po tayo na nagtitiwala sa Diyos araw-araw sa kalusugan natin. Okay po, so ito lang ang gusto kong i-share sa inyo. Nawa ho, patuloy kayong na-encourage at panghawakan po natin ang mga salita ng Diyos. Kung ikaw may nakakaranas ng sakit at karamdaman, hindi yan sa iyo. Ang kalooban ng Diyos sa iyo, ikaw po ay malusog at malakas at lumalakad ka sa walang sakit at karamdaman. So thank you so much for watching. Do not forget na i-share mo po ang video ito sa inyong mga kaibigan and let us minister together and experience the power of the Word of God sa mundong ito. Okay, so kung hindi ka pa nag-subscribe, just click the button and subscribe to this channel. Thank you so much. Again, I'm Larry Gracilia. I'm your friend, I'm your brother, and I'm your partner. Amen.